So what's up mga kanoo, kamusta kayo? So papasok na ako na lang ulit mag-isa. Kasi walang pasok si Mrs. Bali, Sabado ngayon. Wala akong day off mga kanoo, Sabado Linggo. Update nga pala dun sa bahay na bibili namin. Baka po iniisip nyo bibili namin ng cash yun. Hindi po, wala po kaming perong pang cash. Yun po uutangin sa bangko, pambabayad po ng bahay. Babayaran po yung kada buwan. Depende po kung ilang taon, pero dito kasi sa Taiwan, yung pag-utang sa bangko para makabili ng bahay is normal lang dahil sa sobrang mahal nga ng bahay dito. So merong 10 years to pay, 20 years to pay, depende sa inyo hanggang 30 years to pay, diba? So minimum yun, hanggang siguro ikukunin namin 20 years to pay kung sakali man na makakuha kami ng bahay. Kasi dito po sa Taiwan, sobrang hirap. Kung ako nga alam po, wala naman po akong perang pambili doon. Kaya lang naman ako nakakabili ng mga gamit. Kasi nga, may trabaho po ako. Saka hindi na po katulad ng dati na bili ng bili. Diba? Wala naman po kami negosyo. Doon lang kami umaasa sa trabaho namin, sa factory. Kaya, bakala ng iba, maraming pera. Bakit million-million yung pinag-uusapan? Hindi po totoo. Dahil uutangin lang po yun sa bangko para po may pambili. Ganun po dito, normal po dito sa Taiwan yun mga kanoo. So ngayon, mag-drive na ako, samahan niyo ako no. Ito nga, pasok na ako mga kanoo.
tayo, ano? Maaga pa. Alas 2 pa lang. Papasok na tayo sa loob ng company. Bawal kasi mag-video dun sa loob ng company. Kaya ganito lang tayo mga kapag-video ng mga ano. So, tara. So, mga kano, mamaya na lang ulit. Uwian. So, bye-bye. A few moments later. So, what's up mga kano? Gabi na, no? Ito, tapos lang ng trabaho. So, uwian na naman. Wala mag-isa, hindi kasama si Mrs. So, mapapansin nyo dito sa labas ng company namin. Nandyan yung maraming bike. Ayan. Sa mga kaibigan natin yan. Pasok ngayon, Sabado. Tapos, bukas Linggo, pasok ulit. Araw-araw ang pasok. Pagod ako ngayong araw. Mukhang nakakapagod talaga. Pero kailangan eh. Para sa pangarap, di ba? Para sa pangarap ng mga kano. Tara, let's go! Order, no? Kita sa 7-Eleven dahil dumating na yung order natin na ano, trip pad yung ano yun eh, three-way para mas maganda, mas magandang gamitin kasi yun kaysa mas mahaba para hindi masyado toko yung mukha ko dyan sa camera o sa GoPro. So ano yun eh, 2060. Pasok na tayo sa loob mga kano. Hindi ko alam yung package eh, pag yung katong one, lagi kong nakakalimutan kasi yun. Lagi kong tinatanong, nakakalimutan ko naman lagi. Ay, sabi ko na lang不是，我没有，没事。啊，你这电话号码？193。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 
Ayos to, panalo. Ganda, mga panoo. So what's up no mga kanoo, kakauwi ko lang. Grabe, kapagod talaga. So ayun nga yung lagi kong sinasabi, pag may pangarap ka talaga, dapat pag sumikapan mo talagang matupad no. Hindi ibang tao yung gagawa para sa'yo para matupad yung mga pangarap mo. Buti nga mga kanoo, medyo okay na yung buhay ko no, kasi nga naging maayos yung hanap buhay ko dito sa Taiwan. Tapos yun nga, dahil sa asawa ko kaya nandito ako ngayon.
Pero hindi naman ibig sabihin nun eh, umaasa ako sa kanya. Kasi naghahanap buhay pa rin ako, diba? Na nga na, mga kano. Oh. Si Piggy. Piggy. Isexy. Pwesa mo eh. Biyo ko eh, soy sa mga nagapuyang le. Idalyan. Ha? Idalyan, isaw sa wa. Pwesa ko nito, Piggy. So, bukas linggo, pasok ulit. Wala nang day off to, dire-diretso na. Para mabilis makaipon, di ba? Pag may pangarap ka, kailangan pagsamikapan mo talagang matupad. So, malapit na. Mga kano, oh. Next month na, magkakaalaman. Yun nga, utangin lang namin yung pambabayad dun. Wala kaming pang-cash dun kung sakasakali. Dito kasi sa Taiwan, eh, ano na yun, very normal na. Halos lahat naman ng mga taga dito, eh, ganun yung ginagawa. Kasi, kalimbawa man, kung may pera kaming ganung kalaking halaga, eh, hindi na namin ibubusa namin sa negosyo yun, di ba? Para lumago. Eh, kaso wala eh. So mga kano, share ko lang sino nga pala yung hindi makatulog pag walang kulambo. Galing pa ng Pilipinas to, ang tagal na nito. Ewan ko ba, minsan pinagsisilosan pa ni Mrs. tong kulambo na to. Ba't daw lagi ako, lagi ko daw niyayakap yung kulambo. Yun yung nangyari buong araw. So bukas, alauna na kasi ng madaling araw ngayon. Bukas gising ako ng umaga, siguro mga 7. Biniyaw, sinigang ma. Yaw. Oh, si Mrs. gusto ng sinigang. So bukas gising ako ng umaga para makapagluto ng sinigang. Kasi ako namimiss ko na rin yung sinigang, lalo na yung misili. Mas gusto ko kasi yung baboy, sinigang ng baboy. Eh, si Mrs. gusto yung ano eh, sinigang na manok. So, syempre yun na yung lulutuin ko para... kung ano yung gusto ni Miss, siyempre, baka, ano eh, alam mo na. So, siyempre, mga kano, kayo yung kaibigan ko dito eh. Kayo yung mga viewers namin. Kung titingnan mo naman kasi ako, ay nakakausap ko tong camera. Pero hindi yung camera yung nakikita ko eh, kundi kayo, mga kano. Pero sa ibang tao siguro, pag nakikita ako, na kinakausap ko yung camera. Eh ala, ito na yung hilig ko eh. Ito na yung libangan ko dito sa Taiwan eh. Isipin mo mga kano kung wala akong vlog na ganito. Ano kaya ginagawa ko ngayon, di ba? Baka boring na boring ako. Hindi, kasi simula nung dito na ako nakatira sa Taiwan, hindi ko na makakasama yung mga ano, makakasama ko sa trabaho, sa dormitory, magkakahiwalay na kami. So ano na ako, OP na. O hindi na ako makasabay sa mga usapan nila. Kaya siyempre iba na rin dito. Iba na rin yung lugar na ginagalawan ko. Iba na yung sa kanila. Kumbaga, sa trabaho na lang kami nagkakasundo. Kung ano yung trabaho, yun na lang yung napag-uusapan namin. Pero minsan pag nag-uusap sila outside of work, di ba? Parang ano na ako yung... Siyempre hindi na ako makarelate. Eh wala na ako dun eh. Yun. So sa mga susunod na vlogs ko, sasabihin ko sa inyo yung ano, yung mga adjustment pa. Yun nga, itong pagsabihanan ko, diba, sobrang bait. Kahit na gusto kong umalis dito, pero practical na lang. Nandito ka na, wala kang binabayaran eh. Ba't aalis ka pa, diba? Hindi ka naman pinapaalis. Diba? De, pagka may pera na, tapos, may sarili kang bahay, de, dun na rin, diba? Umalis. Yun naman yung napag-usapan namin bago kami tumira dito eh. So, dito na lang siguro, mga ano. Salamat sa... panonood. At kita tayo bukas ng umaga para makapagluto ng sinigang. Diba? Sige. Bye!